Welcome back ulit mga mommies. Welcome to Nitz Vlog. So ngayon meron akong partner. Magsusupay tayo ng So meron akong kasama ngayon, magluluto kami using the electric skillet. Tama ba? Electric skillet. Magsusupay tayo ng gagawa tayo ngayon ng baked macaroni. So this is very healthy mga mommy kasi we don't need to use oil, o di ba? So, alam natin na yung oil is minsan merong mag-a-add pa ng cholesterol. So, ipakita ko sa inyo, naka-heat up na yung ating electric skillet. At uunahin natin syempre ang, anong unahin bawang. Natin? Syempre, okay, bawang. Yung ating bawang. Okay, so ganun lang. Okay, diba? Napaka-healthy ng ating process. So, i-ano natin siya. Ayan, isotay natin siya, igisa-gisa natin. Ano masasabi mo sa ating ginagawa ngayon, partner? Syempre, maganda. This is very healthy, right? Yes, this is very healthy. Oo, kasi hindi natin kailangan gumamit ng mantika. Yes, cooking oil. Maganda yung diba? Partner mo tumatawa. At nakatipid tayo. Hindi natin kailangan gumamit ng cooking oil. Partner, anong gagawin natin ngayon? Isunod natin ang bawang. Bawang? Onions. Yung ating onions. Ayan, okay. So, yung onions natin, di masayahin lang talaga yung partner ko, guys. Ayan. Kasi cooking mommy din ito eh. Okay, so ayan na. So, ganun din. I-saute lang natin siya. O, di ba nakita nyo? We don't need oil. Oil. Okay. So, napakagaling ng ating pagluluto. Okay, so partner, kailangan na ba natin ilagay yung ating ground beef. Okay, so ang ground beef, siyempre ilagay lang natin dito. Yes, so. Tama, okay. Yung partner ko, guys, is very, ano din to, very, tawag nito. Mahilig din siya magluto. Ayan, magluto, magbake. Okay, so partner, anong gawin natin? So, ganyan nilang natin. Ayan, gisa lang yan. Gisa lang. Partner, saan ba ko pwede humawak dito, partner? Ayan. Okay, so, ayan. Ang aking partner, I will verse na siyang gumamit ng cooking ware na ito, guys. So, again, ulitin ko, ito ay electric skillet. Tama ba, partner? Electric skillet. Yes! Ayan. Kasi yung partner ko, guys, is very good ito sa English. O, kasi ano eh. Very good din. Ayan, guys, alam nyo ba? Kailangan sa pagluluto natin ay masayahin din tayo. Kasi, kapag tayo ay masaya sa ating pagluluto, magre-reflect yan sa ating niluluto, guys. Ayan, so ito medyo matigas siya ng konti. Okay lang yan. So, nakikita ninyo, kahit wala tayong mantika, hindi siya nasusunog. Yes. At na, yes. Ano yung partner? Nag-extract na siya ng oil. Yes. Dahil sa ating electric skillet. Yes, very good talaga ang partner ko, guys. O, diba? Kasi mas expert sa akin to gumamit ng ganitong cooking ware. Tapos, after that, ay... Cover muna natin siya para lumambot yung ano, beef. So, okay lang yung ganyan, partner? So, mamaya, makikita natin. Okay, so, mga ilang minutes natin siyang i-cover? Mga 10 minutes. So, hindi siya masusunog? Hindi siya masusunog. Okay, guys. So, ngayon, i-cover na natin. Sabi ng aking partner, hindi siya masusunog. 10 minutes natin siyang pakukuluin. See you then! Pwede rin natin tong dagdagan ng tubig kasi dito na natin ilalagay yung ipapakuluan, papalambutin yung ating pasta mamaya. So maglalagay tayo ng kalahating pack ng tubig, kalahati nitong pack na to para gagamitin natin pampalambot sa ating pasta mamaya. Okay, ayan na. So sa ganitong paraan din mga mamis, nasisimot natin yung mga natitirang sauce sa loob ng ating sa pakete, no? Ayan, nasisimot natin. Tsaka ang maganda dito, hindi na tayo gumagamit ng iba pang pan para mapalambot yung ating pasta.
So all in, dito na tayo nag-gisa, dito na rin tayo magpapalambot ng beef tsaka ng pasta. Ayan, mas maganda kayang partner, di ba? Kasi usually, yung traditional way is, pakuluan mo na natin yung pasta, pag malambot na yung pasta, saka tinilagay dito. So dito na natin lahat ipalambutin. Yes, okay. Later on, dito na rin tayo magbe-bake ng kanyang toppings, cheese toppings. Napakaganda nga ito, partner, ano? Mahusay ang ating kagamitan. Okay. Cover natin for ilang minutes? So, around 5 minutes. Okay, so check natin. Or makikita nyo naman po, depende kasi sa lakas ng ating cookware. By the way, itong ating cookware, meron siyang timer, meron siyang heat control. So dito po, sa heat control niya, pwede kayong mag-set from 65 degrees Celsius up to 230. And then, kung gusto nyong lakasan, i-press button up, and then tataas po yung temperature ng ating cookware. Kung gusto natin inaan, press down. And then, pwede rin natin siyang i-timer. Let's say, for 5 minutes, na-timer natin siya. Ganun din, press the timer button, and press up or down. Ayan. So, napakaganda yung partner. Yes. Kasi kung halimbawa, naka-timer ka, nakalimutan mo, tutunog siya. Yes. Actually, itong vapor bulb, meron siyang vapor bulb na pwedeng tumunog. Actually, pag tumunog yan, para ka nang tinatawag partner na, Nitz, malapit na akong maluto. So, yes! Tama! Ang gagawin mo, lalapit ka, pwede mo na siyang i-check. So, perfect, di ba, mga mamis? Kasi minsan, di ba tayo, minsan, kalimutan. Habang nagluluto tayo, tinatawag tayo ng ating mga chikiting, mga anak natin. So, meron tayong reminders on. Napakagaling na cookware na ito. Actually, pwede kang mag-multitask. Habang nagluluto ka, naglilinis ka, yes. Pwede yon. Okay, so usong-uso kasi ang multitasking mo, ngayon. Hindi mo makakalimutan yung niluluto mo na baka masilog. Ang galing talaga ng partner ko. Ayan, very good talaga. Okay, mga mami. So habang hinihintay natin yung ating pinapakulo dito sa kabila, ngayon naman nag-prepare tayo ng creamer sa ating gagawing baked mac. Tama? Ito po yung gagamitin natin pang toppings at pang creamy ng ating baked macaroni. Yan, so ito. So ibuhos lang natin, ganyan. Tapos yung ating, ito naman yung ating Campbell cream of mushroom. Yan, so ito. Using the wooden spoon. Tapos ihalo lang natin siya mabuti. So syempre mga mami, simutin natin ang laman ng ating cream of mushroom. Yan, so meron pa sa loob. Okay. So mga mami, sa ang pagluluto, kailangan matyaga talaga tayo. At siguraduhin natin na sulit ang ating mga ingredients. Okay, so nasimot na natin, haluin na natin 'to. So, 'di ba? Meron pa tayong nagagawa habang naghihintay tayong kumulo at lumambot ng husto ang ating ground beef with spaghetti sauce. Ayan, so okay lang ba yung ganyan? Buo siya. Sige, haluin pa natin para talaga magiging creamy siya. At magmi-mix yung lasa noong cream at saka yung mushrooms. Cream of mushroom. Okay, so ayan na. Okay na yung tea. Okay, mga mami. So ito na nga. Binalikan na natin yung ating pinakuluang beef. With sauce. Yes, okay. Spaghetti sauce. Next step natin ay ilalagay natin yung ating pasta. Okay, so ilalagay natin ang ating pasta. So dito pwede tayong gumamit ng penne or ng yung macaroni pasta. Actually, pwede rin po itong i-modify. Even yung lasagna, pwede rin ang ilagay natin dito. Okay. So kung anong gusto ninyong style, kung anong gustong pasta ang gamitin, pwede. Yan, so ihalo lang natin siya. Tapos, palambutin natin yung ating pasta. Okay, sisilipin natin siya ulit mamaya. Okay, so from time to time, sisilipin natin. At ating palang salt, try natin ng konting salt at pepper.
So, ito yung ating salt and pepper. Ito yung ating pepper. Tapos salt ito. So, mga mamis, mag-add tayo ng kaunti lang ng pepper to taste at saka salt. Okay, so sprinkle lang natin ng ganon. Ayan na. Tapos next, yung ating salt. Mga ilang scoop partner. Ayan lang siya. Ayan, yan. Sige, ako yan. Okay. Okay na yan. Yan ito ano naman to? To taste. Mamaya, kung gusto nyo i-taste at kulang pa sa salt and pepper, pwede pa naman tayong mag-add. Yes. So again, mga mamis, depende yun sa taste ng inyong family, no? Lalong-lalo na sa mga bata. Kung gusto nila na medyo spicy, so we have to add on the pepper. Tapos, syempre yung salt, i-control lang natin ng konti. Okay. So, anong gagawin natin, partner? Tapunin muna natin to, and then mamayang konti, titignan natin para kapag al dente na siya, medyo malambot na, i-add natin yung ating pampak cream, creamy, dito sa ating baked macaroni. Ayan. Okay. So, close muna natin. At from time to time, sisilipin natin siya.